For one, Evos SG sa blue side, red side naman. Ang Onic PH, pakilala lang muna natin ang red side. JD to, para sa kanyang Farsa, Iacno naman sa kanyang show, Basic. Para dito sa Lancelot, Venus dun sa kanyang Hilo sa dealer sa Xbox. Ayan naman, para sa ating blue side, yung Evos SG, solo ang gagamit ng Thumbs. You have Pokemon on the YSS JPL. Para sa Selena, ayon on the back siya, and Potato for the Esmeralda. Nako, magbabalat ata ng patatas dito. Ang mga tropa, bibigyan ata si parin Potato, pero Jay, nangungulit lang at nakuha. Hindi, kala ko nakuha ng pay. Buti, na-secure ni Pokemon ng matindi. Pero pause muna tayo dito for or the side. Or else nahihirapan sila dun kasi ano na agad yun. Kumbaga may hirapan na agad dun yung Evos SG na wina YSS. Although best, di ba meron tayong side comment for the YSS. Parang part naman na talaga siya ng meta pero totally hindi pa tayo nakakapag-adapt at hindi pa tayo sanay na ipasok siya sa totoo. Ano sa mga tournaments. Although for Evos SG, nakita natin yan against Aura PH. Meron silang YSS pick tapos sobrang ganda ng naging performance nila. So for Evos SG, I guess ang pinaka mahihirapan dito yung Onic na kontrain sila is with the YSS pick. Ang ganda kasi best ng YSS kasi yung ultimate niya is a vision for your team. If ever na kunyari man na ano, parang feeling mo, kabado ka na, parang wala na yung mga tropang yung mga kalaban natin ah. Sige, magpo-proc ako ng ultimate ko, then hanapin nyo yung pinakamalapit sa akin, then dun sila mag-i-engage to a teamfight. Pero naman, ang sagot doon ng Onic PH, meron silang ano eh, meron silang pampabilis ng takbo. Oh. Or if ever man, masusustain nila yung kayang ibigay na damage dito ng Evos SG. So, ayun lang naman yung para sa akin ha, kasi kahit pa paano, ang first item kasi lagi ng isang YSS dito sa mga naglalaro sa ibang bansa is the BOD. So, oo, mas if para ever masakit na mag-effective agad. Yun, oo, para masakit agad. Oo, tama ka dyan, Bessie Wap Irv. And sa mga bago nating pala guys, do not forget na i-share ang ating stream kasi ayun. Nagkaiba tayo ng schedule, baka hindi alam nung iba na laban ng Pilipinas ngayong oras na to. And for the delays, magsasorry na rin kami. Tama. Lahat tayo nag-aantay lang din. Mga kaibigan, nang dadating na ayuda. Yeah. Gustuhin man namin guys, pabilisin yung laro para makita niyo yung kagandahan ng Mytel. Eh, sadyang, syempre, iba't ibang bansa yung naglalaban. Hindi maiiwasan na magkaroon tayo ng connection na problem. Pero, maayos din naman yan, mga kaibigan, best of. And meron ba tayong giveaway, best? O ano? Wala. Wala pa tayong meron, giveaway. Meron. Mamaya ilalagay natin sa pinned comment. Bumubulong. Si Direk Popay, maraming salamat nga po pala. Sa ating production team na si Popeye at si Ronald, 2-man team guys. Grabe. Kung guys, kung alam nyo lang kung ano yung hirap nung ginagawa nung dalawa naming tropa dyan, eh talagang kumain. Hindi umuwi. Buong pandemic. Talagang simulat sa pool. Kaya kung ano man yung nakikita nyo guys, dahil yun kila Direk Popeye, kila Ronel. So talagang palasalamatan natin yung mga tropa. Siyempre si Ate Mo Chantel at nandiyan na siya sa ating bootcamp. True. So makikita ka na rin tayo. So medyo ano lang tayo ngayon. Start natin yung Monday ng GVGV, guys. Pero ito tayo sa ating game. Number 1, Evos SG vs. Onic PH. Nakita natin kanina, nag-try si Onic PH na mag-invade ng buff. Pero nasecure dito ng Pokemon. Muntik na nga yun, bes. Muntik na. Buti na lang talaga, naka-hit dito si Pokemon. Kasi wala silang retribution. Ang tanging may retribution lang, eh nanggagaling pa sa Onic PH. Hawak ni Basic. Ano? So, diba? Pwedeng-pwede ano dito, later on na sa ating laro, pwedeng-pwedeng mag-invade dito yung Onic PH if ever or yes. Mag-contest. Knowing na may high loss din sila, so okay, goods ka dito. Pero first blood, mga kaibigan, off-cam kill, it's on the side of Evos SG. Medyo mahirap nga naman yun kung tatamaan ka ng Abyssal Arrow, pero ito na yung Evos. Mukhang nga mag-i-engage to a teamfight na, pero si Basic dito ay mag-level 4 na naman. Once na nag-level 4 si Basic, makikita na natin kung gaano nga ba, kung ano nga ba yung lakas ng ating top 1. Philippines number 1. Literal pala. Philippines number 1 nga naman talaga siya sa kanyang Lancelot, mga beso. Pero dito tayo sa ating laro, we have Ayan actually giving the map vision here for Evos SG. Naka-ready lang din sila. Knowing na si Pokemon dito, binibigyan nila ng space para makuha yung gold buff. So I guess for Evos SG, they are ready para mag-contest dito ng possible buff na lalabas din. Ayun na! Mga best swap! Oh my day! Na. Ang napatay dito ni JPL. Bes, ang napapansin mo ha, dun sa paggamit nila ng ano, sa paggamit nila ng back siya, sobrang effective for the Evos SG kasi napakabilis niya.
Isa na 'yon, napakabilis niya. Tapos pwede pa siyang tumalon-talon kahit saan niya pumunta. Hindi siya napipigilan. So, doon pa lang eh, parang ang hirap na for especially Hylos yung tank nila, tapos back siya dito sa kabila. So, medyo mahirap nga naman, pero speaking yun, of, nabigyan na naman dito sa bottom lane mga kaibigan, basic. Tatakbo lang kasi tatlo ang kanilang kalaban and medyo may damage na rin naman yung tropa. Speaking of JT, kamo naramdaman yung damage dito. Oo, diba? Nung kanyang YSS dito, masakit na for Evos SD. Tsaka kita natin yung potential dito ng ano, ng Evos, yung possible gameplay na gusto nilang gawin. Tumalon yung ano, tumalon yung si Ion, tapos tumalon din yung Esmeralda. So kung walang dash doon if ever, si Basic baka nabigyan sila ng another kill dito from Evos SG. Pero mapansin natin sa dalawang team so far guys, medyo malamig pa ang ating ano. Nagro-rotate sila, yes, pero pag hindi na mako-convert ito kill, automatic nag-out na agad sila. Naku. Hindi na tumatagal pa. Speak of which, din sa bottom lane ko, Star mo rin doon sa Dotsu, and a kill for Basic ng Onic. Lahat ibinigay. Binigay talaga para mamatay yung bottom lane or yung off lane. Para nga naman, mas makagalaw yung off lane nila. Pero ang problema, Evos SG dito, trying to get this one, pero wala silang ano, wala silang retribution dito pag nagkataon. Pero Jay, mukhang aalis na nga lang. Oh my Venus, nakarekta na. Soul nakakuha pa ng isang kill and tinamahan ng Abyssal Arrow. Mukhang lalaban dito. Glorious Path yung naibigyan ng nga dito. Pero Venus, makakatakas and buhay pa din ng bata. Oh, napaganda nga pagkatakas doon. Actually, the red carpet has been packed para kay Madam Oh My V for that one. Ang medyo crucial nga lang dito for Onic PH, kung mapansin natin, nagiging ano sila, nagiging reactive sila sa ginagawa ng Evos SG. So, with the Silas and the Force of Pick, pwede silang maging ano din, maging aggressive yung aantayin natin. Kasi so far, for Evos SG, sila yung lamang pagdating sa gold. I guess for Onic PH, kailangan nilang humabol for that one, knowing na YSS yung kinakaharap nilang kalaban. Later on, malalaman at makikita kung saan magagaling. Pero yun na si Iaknu, na si Pagi, na si JPL, na iwan. Again, four, hindi na kinaya pa. Pero yun, si Basic, may sagot lang din naman mga base up. At nandito si Soul, tumalun na naman. Feather Here comes strike. The feathered airstrike. Plus the falling starbone, sinagot agad. Patay pa nga rin, mga kaibigan. Eto na yung nilapag. Pero napatay pa si Madam Venus dun. Pero Basic nakaligtas naman dun sa disgrasyang na idulot nung isang Esmeralda na muntikan pa siyang mapatay pero na-dodge na yung ano, na-dodge na yung damage ng isang Esmeralda dito. So, maganda ang pinapakita ng both sides. Pero kung mapapansin mo, Evos SG, sobrang aggressive ngayon sa Onic PH. True. At saka ano dito, best, magandang ginawang sagot actually ng Evos SG kasi supposedly, damage na ng Onic PH yung Feathered Airstrike. Pero naka-ready agad yung Esmeralda, mga kaibigan, for that backup. So, wala din masyadong nabigay na damage dito. Pero ito na sa may bottom lane side. Here comes Basic para sa kanyang Mamba out. Here comes the Feathered Airstrike again. Plus the last insanity by Dilar. So, that is a secured kill for Onic PH sa ating laro. Although, napatay nila is a tank. Oh, at least nakakuha sila. Hindi na masama 'yon. And actually muntikan pa nga mapatay dito si Basic pero nakakaiwas talaga siya. Iba talaga gumalaw ang Lancelot ng Pilipinas, medyo madulas. Hindi mahuli ng Evos SD dito samantalang Iaknu nakikipagsapakan kay Soul. Talaga naman nakikita mo yung kalakasan ng offlane. Ito 'yung maganda for the Onic PH. Alam kasi nila yung dalawang offlane nila mahusay. And yung magiging problema na lang dito or magiging anuhan na lang dito yung mid lane. True, wala na silang problemahin sa offlane eh. Pero nakuha pa rin nila. Napilita mag-flicker pero nakuha ng Onic PH mga kaibigan ng Turtle dito against Evos SG. Pero nakita mo si JPL, nung nakita niya nga kumakanta din yung ibong Adarna, automatic yung Abyssal Arrow niya, naka-ready. Para yun yung tatamaan niya. So, minus 1 agad yun supposedly for Evos SG. But then again, for Onic PH, they secure the Turtle. Ang ano nga lang dito, Evos SG nakasira ng Torres sa middle lane. Oo, tas nakuha nang pa, na-denyan pa ng buff dito ng Onic PH. So, top lane, patay din si Iaknu laban sa tatlong players dito. Off-cam kill yun para sa kanya. So, 6-4 ang ating score. Pero si Potato laban pa rin kay Dealer. Sabi ni Dealer, teka lang, hindi naman pwedeng ganyan-ganyan lang. May immortality na ako, NJ. Ang tropa ng Onic PH nasa bottom lane, Venus. Mukhang susundot. Suhin nga ba dito? Medyo malayo, medyo malalim siya. Walang backup damage sa kaya. Pero sa parin Basic, lalaban din naman. Subukan, pero medyo makulat nga naman yan. So, may purify din. Everton for against Onic PH. Ladies and gentlemen, for Evos SG, this time around, sila may nasa top lane. So, kung hindi madetepensa ito ng Onic PH, may hirapan sila kasi mas liliit yung mapa dito. I guess for Onic PH, ang pinakamaganda nilang gawin is to regroup. Kasi so far, para naghihiwalay sila yung support nila. Hindi minsan part ng team fight. Tapos medyo ito may hahabol lang din. Pero ito na ang last insanity by Dilar plus a flicker in. Nako po. Wala na agad yan, pinasok ni Ion. And here comes a Potato with the Falling Star Moon. Hindi na rin itutuloy. So disengage here para sa sign Onic PH para naiwan sa may badalikon. It's me, Iaknu, plus a dash away for his show.
grabe yung nangyari dito for the Onic PH. Mag-i-engage na sila to a teamfight eh. Nakalatag na yung Glorious Pathway. Ang problema, tinamaan ng Abyssal Arrow. Si ano, si paring Basic. So hindi na sila, wala na silang ano damage dito. So ang nangyari, na-counter attack pa. Nandun na yung Evos SG to counter that engagement. So naging sayang yun for the Onic PH, pero ito na naman yung Abyssal Arrow na napaka-connect na kanina pa natin. Lalim. Ano. At saka din naman yung isang trap niya, napaka-lalim kasi possible din yung daanan. So kitang-kita if ever dito ng Evos SG pag may death defense sa may mid lane side. And here comes the third objective, guys. For Evos SG, sinisimula nila yan. Tapos nag-ulti na si YSS. So alam na alam dito ng Evos SG kung saan magagaling ang kanilang kalaban. Si Jay, wala nang buhay. Here comes the last insanity. Pero walang damage na ibibigay dito against Evos SG. Pero airstrike para kay Jay. Muntikan yung Abyssal Arrow, best. Muntikan na talaga. Katulad na sinasabi mo, best, no? Saktong-sakto lagi. Pero uy, nabigyan si Soul lang isang tropa dito. Dealer will go down laban sa limang players dito ng Evos SG. Pero Onic PH, kumuha na naman ng isang objective dun sa top. At least nakakuha sila. And probably, magiging second ano pwede, pa nga ito. Pwede niya diretso yun kasi kanan yung kasama niya. So that is going to be the trade of Onic PH para sa larong yun. For Evos SG, yung mga kailangan nilang bantayan. Kasi kilalang-kilala natin ang show na talagang grabe mag-split push. So pag yan napabayaan nila si Iacno, talagang mahihirapan sila. Pero dito, tumatakbo. Nakupol, Starman plus a kill. And a killing spree para kay Soul dito ng Evos. It's going to be 8-4 for the score. Ayun. Grabe talaga tumutokbombi to si JPL eh, no? And katulad ng sinabi mo kanina, best, no? Lagi pag si Jay in a ready na for the Feather Airstrike, nandun talaga yung ano, yung Abyssal Arrow. So mapipilitang si Jay na i-cancel na lang yung binibigyan niyang damage sa Evos SG. Kasi probably matamaan siya at pwede pa siyang mapatay kasi hindi na magdadalawang isip si JPL na dashin yun eh. Oh. Na ano, napuntahan nyo na try niyang patayin kasi may flicker naman siya eh, makakaalis at makakaalis siya. Oh, feeling ko dito kay Jay pwede siya magano eh, mag Winter Truncheon best para nakita natin na may ibang games kasi lalo na for Indo, ang napagaling na gumamit ng combo ng Winter Truncheon tsaka flicker. So I guess for Jay yung isa din sa mga pwede niyang gawin or unahan niya. Yung Selena talagang hanapin niya kasi na-out of position siya. Luna, isa siya sa mga kukuhanan ng damage dito ng Onic PH. Pero kita natin ngayon, grabe talaga yung vision ni ano ni Aeon, pero it burst na dito. Here comes the Revitalize. Pero si Hayes, Basic, wala na buhay. Plus a Falling Star mode, mga kaibigan. Another kill for the team. Nakipaglaban dito si Oh My V. Naku, against Pokemon, pero double kill na para kay Pokemon. Eto na ngayon si JPL, ang pang-apat na miyembro ng Onic PH ay mamamatay dito sa mid lane. Isa na lang ang natitira. Dealer na lang and lahat ng linya or the bottom lane isisiguraduhin kukuwanin ng Evos ngayon. So medyo nga nahihirapan sila kasi si Soul grabe umagre. Nakita mo naman yung mga Abyssal Arrow base. Tuloy-tuloy lang, no? Unti-unti na lang matatamaan na and halos lahat ng objectives. Though nakakuha tayo ng ano, nakakuha yung team ng Onic PH dito ng isang objective which is the turtle. Pero kasi halos lahat ng objective, lamang dito yung Evos SG. Tuloy-tuloy yung kalamangan nila. At saka dito for ano, for the YSS, hindi pa natin siya masyadong makikita. Pero kanina napapansin na natin yung damage niya. Tapos nakaano pa siya, naka-killing spree. So regardless, pag makipag-espadahan siya dyan, automatic, kayang-kaya niya. Kasi kilala din talaga siya. Oo, may babalik pa sa buhay niya. At yung kita niya second skill against Oh My V, ganun na agad. So ganun pa-grabe yung damage ng Onic PH. To the point na nahihirapan even the tanker of the team. Isipin mo si Ayun nga lang yung bumabato eh, ng damage. Diba? So sobrang naging pasakit sa kanila yung isang Baxa ditong sa game number 1. Baxa and Esmeralda yung naging pasakit sa kanila eh. Yung parang hindi nila alam kung paano nga ba. Though alam naman nila kung paano kontrahin, pero mahirap para sa kanila na kontrahin to. And JPL, nakita mo naman yung mga Abyssal Arrow niya. Iba-iba. Parang bayad na bayad. Oo, kung may JPL, may JBL na speaker, parang siya JPL, alam niya kung nasan yung ano, naririnig niya. Kung saan kumakatay ang Adana. Oo, yung yapak. Pero item check pala tayo direct, Poppy, para makita natin yung sitwasyon na ating mga bagay-bagay. Pero ito na, we have 10K! For this YSS, the Endless Battle Queen swings. Tapos naka-killing spree pa pala siya. Kaya pala ganun yung grabe ng balik ng buhay niya kanina. Again, sa Onic PH. Pero for Onic PH though, ang pinaasahan nila dito ng damage or fast cleaning is going to be the Farsa. Tinamaan na naman si JPL doon sa Geddy. Habang yung players nila nandun sa may gitna ng gugulo.
Ang kapal nung ano, ang kapal ng mga minions sa top lane. So kailangan nilang i-defend diyan, eh, Sanctuary Lord nandito sa bottom lane. So probably makakuha na naman sila ng another objective dito, pero basic pasok lang naman sa loob. Lakas din dito, mukhang mapapatay pa. Ito na nga si Parin Potato nandito rin sa Sanctuary Lord sa mindang gitna. Oh my V, sinasalo lahat ng damage dito, pero dealer pumipilit pa rin o pinipilit pa rin ng Onic PH na madepensahan ang Sanctuary Lord dito. Abisa laro nag-connect na naman, mukhang patay si Yakno dito. And meron pa sa gitna. Ayun, double kill! Grabe po, ipo Esmeralda, men! Napaganda nga pasok doon at alam na ng Evos SG kung sino uunahin nila. Ay. We have the Lauren Oh My V na nalito na magde-defense sa dito ng kanilang base. Naku po! Walang immortality, guys! The Lauren is gonna go down the hands of this Pokemon with a monster kill para sa kanya. It's going to be a wipeout for Evos SG and a win for this game number one. Evos SG, napakaganda.